song ba? Thank you.
Okay, magandang gabi. Ay, nako, nako. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sana ay handang-handa na ho tayo na magsalo-salo sa aral ng Panginoon, sa salita ng Diyos. At purihin po natin, nakaraos tayo ng mga ilang araw ng ating buhay. At hari nawa ay... Amen. Parang wala pa ang milyari. Meron. Parang wala. Yes, wala natin sana kanina. Hello, hello. Amen. So... medyo nagkaroon lang po ng technical problem, konti. So ngayon ay magandang gabi sa ating lahat. At biyaya po ng Diyos itong ating ginagamit ngayon para tayo makapagdaos ng isang napakahalaga na pagbulay-bulay, pag-aaral, pagbabasa sa salita ng Diyos. At sa pamagitan ng tulong ng Panginoon ay magagawa po natin na malwalhati siya, may taas, at magdulot ng kagalakan sa bawat nakikinig sa gabing ito. Alam ko po kayo handang-handa, nanatili po ang ating lugar ng modified general quarantine, general community quarantine, MGCQ. So the same, no, sa linggo po, huwag natin kalimutan yung pagtitipon. Kayo mga kapatid po namin na maaaring nakikinig ngayon na wala nung last Sunday, sikapin nyo pong makarating. Napakalaga po ng pagtitipon hanggat may opportunity, mahirap po. Kung bumalik ang Panginoon ay yung mga kapatid ninyo nagtitipon, tapos kayo ay wala. No? So mahirap po yun na harapin natin sa Panginoon. Mahalaga po na ang mga magpapamilya, palagi nagkasalo-salo po yan. Kaya hari na nga po kayo mga kapatid po namin at mga kaibigan na Kristiyano sa iba't ibang lugar ay nasa mabuti po kayong kalagayan at malaking blessing po ang inyong pakikinig. Every time po mabasa ko po ang inyong mga comments, yung mga nag-likes at tunay po ako yung nabibless dahil kahit paano po ay nakakapaglingkod tayo. Kasi po yung napakasarap pakiramdam po maglingkod. Yan po kasi yung halimbawa na iniwan ng Panginoon na maglingkod kaysa paglingkuran siya during his earthly ministry. Yan po kanya yung binigyan din. Kaya punong-puno po ng kababaan ng kanyang kalooban, kanyang puso. Yan po yung nice ng Panginoon umiral sa buhay ng lahat ng mga tunay na mananampalataya. Wala po tayo may pagmamalaki. Wala po tayo may pagyayabang sa panig ng Diyos. Na kailangan po manatili po yung spirit ng ganon upang sa ganon maluwag. Nagagawa po ang buhay ng Panginoon sa buhay natin. Kaya harinawa, sa gabing ito po ay handa na po natin ating sarili. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa Leviticus chapter 7. Pero habang pumupunta po kayo sa Leviticus chapter 7, ay babati po muna tayo ng mga magbe-birthday ditong July 2020 dito po sa Magnified Bible Truth Baptist Church. Yung iba po rito ay nasa Australia. So nakapag-migrate na po sila sa Australia, harinawa ay naalala kami sa
kanila kung prayer man lang, no? At mabuhay po kayo at masarap po yung mag-ugnayan po tayo. Kahit po kayo napadako sa ibang bansa, let us know kung ano po yung kalagayan. Nais ninyo kung mayroon kayong prayer request, sabihin lang po ninyo. Para aabot po yan sa congregation, ibig sabihin naalala ninyo kami. At palagi naman namin kayong naalala. At dito lang po sa live stream natin, naalala na namin kayo. Kaya sa July 2, bukas, July 1 na ngayon ng 2020, I repeat, ang ating pong area, lugar, Region 3, Pampanga, may mga provinces kasi dito sa Region 3 na hindi po kabilang sa modified na po general community quarantine. Na po. Kaya ingat lang po, ingat. Kasi medyo may warning po na kapag po ay medyo lumaki, lumalaking bigla yung cases po ng COVID-19, eh baka babalik po tayo o ng general quarantine o kaya modified ECQ o kaya ECQ. Yung ECQ po, yung nasa Cebu City, sila po yung pinakamataas na cases. Kaya po sila binalik sa ECQ. Kaya mahigpit po pag ECQ, no? Kaya nga ito, papunta na po tayo sa normal. Pagkatapos nito, level 1 na lang, then tuloy-tuloy na po yun. Nandun pa rin po yung restriction sa tinatawag po nating normal. Kasi parang kung magkasakuan ay nag-a-adjust na tayo patungo dun sa talagang total normalcy, no? So tulungan po natin ang ating pamahalaan na sapagkat iniisip po tayong lahat. Mga mahihirap nating mamamayan sa kanila pong pangangailangan at kabuhangayan, yung mga hindi na makakapagtrabaho. Kaya panahon na po para sa mga tunay na Kristiyano ay huwag na po tayong magmalaki, maging matigas ang puso, no po? At huwag pong magmataas kung may kamalian, may pagkukulang, tanggapin na po natin. Idulog natin lahat sa Panginoon and magsimula ng bagong hakbang. Dahil po ay talagang ganyan, ang mahalaga po dyan ay habang buhay tayo ay hindi pa po tapos ang Panginoon. Alright, sa mga magbe-birthday, ulit ko po ha, sa Linggo ng maga ay yung pong pagtitipo natin, sige, 9:30 po. At hopefully ay meron na tayong wifi noon, makapag-live na tayo kung may lalagay nila, paki-follow up nga. Kasi wala akong wifi kasi dun sa church namin, simbahan. Kaya nga ho, hindi kami makapag-live dun. Kung gagamit naman kami ng data mode, baka mawala naman mood kami. Wala kasi, mawawala ka ng mood, papatay-patay ho yung signal. So, just pray for us. Kayo po nagiginig sa ibang lugar, Dubai, United States. Mayroon nagiginig palagi ngayon, si Brother Dan Alacar. Thank you very much, Brother Dan. No, and then yung dun sa Kuwait, alright, Dubai, Kuwait, US, Australia, Cambodia, no po, and then dito sa halos buong Pilipinas, no po, ay kahit paano po ay sumusubaybay at kaya sa pamagitan po ng pag-share nila dito ay kahit paano makapag-minister po tayo. Si Aziel Jason, anong pronunciation ito? Aziel Jason Aquino, bukas, Webes, Australia. Ako, parang naamoy natin ng Australia. No. Okay, mabuhay. Okay, palaki na yung mga bata na ito eh. Ito ba yung, ito yung bunso, ano? Ito yung bunso? Okay. Anong pangalan yung ate niya? Ito yung panganay nila Brother Jason at Sister Camille, apo ni Sister Susan na nandiyan sa Australia. Ayaw na yata kaming uwian dito. Sister Susan, ikinig ka ha? Namimiss ka na ni Brother Rod. Ikaw, sige lang. Uwi ka na. Ayaw mo yung mga nandiyan, malalaki na yan. And then sa 7, July 7, Martes po yon, Sister Jovi Andesa.
Sir Joby, happy birthday ha. Happy birthday kay Aziel, Ajax, Jason Aquino, yan. Sa Friday ng July 17, Friday, unang taon ng kaarawan ng aking kaisa-isang apo, si Zach Dueñas Pasamonte, yan. Ang malambing, no, malikot na apo, nakakasaya. Yan na po siya yung paborito kong bisita dito po sa reading study room ko, no po. Kaya first year birthday niya po. Tapos another Australia sa 23. Sister Marlene Manrique. Sister Marlene Manrique, maraming salamat sa inyong pagkikinig dyan kay Brother Joel. Ganun din sa dalawa niyong kaya sundalo. Si Lori at saka si Mark, yan, Australia. Ako, Australia. Parang naamoy namin dito ngayong Australia eh. Medyo malayo eh. Kay lahat po sa inyo, AZL, Jason Aquino, July 2, Joby Andesa Ster, July 7 ka no, si Zach Pasamonte, 17, 23, Ster Marlene Manrique, happy, happy, blessed, and joyous birthday sa inyong lahat. Okay, hari naman, nakikinig kayo, let us know kung nakikinig kayo. Kasi kung hindi kayo nakikinig, sugadong wala rito. Walang likes, walang walang comment. Pero kung nakikinig kayo, okay, at makikita namin to. Okay? Kasi ito, kung hindi kayo nakikinig, itong sinasabi ko, hindi rin yung maririnig. Ganun lang po, simple as that. So, Leviticus 7. Leviticus 7, verse 11. Then, diretso natin sa 13, lulundag tayo sa 15. Leviticus chapter 7, okay, let's read. And this is the law of the sacrifice of peace offerings, which he shall offer unto the Lord. If he shall offer it for a thanksgiving, then he shall offer with the sacrifice of thanksgiving unleavened cakes mingled with oil and unleavened wafers anointed with oil and cakes mingled with oil of fine flour fried. Besides the cakes, he shall offer for his offering leavened bread with the sacrifice of thanksgiving of his peace offerings. Then verse 15, and the flesh of the sacrifice of his peace offerings for thanksgiving shall be eaten the same day that it is offered. You shall not leave any of it until the morning. Manalangin muna po tayo. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po sa naidagdag mong araw sa amin, lalo sigit oportunidad na kami po ay magsama-samang magbulay-bulay, mag-aral, magbasa sa iyong salita. Alam po namin, meron kang inihahanda sa amin, nakaalaman na dapat namin pong ugaliin sa araw-araw na buhay. Nang sa ganon, ang buhay na ito ay lalong magiging kaaya-aya sa iyo at kalwalatian kapurihan. And then at the same time, maging blessing din po sa aming kapwa. So, handa mo po ang aming kaisipan at puso, maging kalmado, at maging maayos at masayang pakiramdam na nanabik kung ano ang iyong sasabihin sa amin. Handa mo po ang bawat isa sa pakikinig na wala po kaming ibang hangad dito kundi ang iyong karangalan at kapurihan, kaluwalhatian. Kaya masa po kami na gagabayan kami ng iyong Espiritu Banal na sa amin po ay umaalalay at siya po yung aming guru para po ang eksakto na inihanda mong pagpapalay mapasamin po lahat. Pagpalain mo po ang aming mga kapatid, lahat ng mga nakikinig at patuloy na makikinig, lalo po ang iyong lingkod. Tuloy mo po akong puspusin ng iyong wisdom, ng iyong kapangyarihan upang manatili po sa paghahayag ng iyong salita eksakto at wala hong halo. Kaya Lord, again, we praise and thank you for this particular moment na aming pong gagamitin for your name, honor and glory in Christ's name. Amen. So, yan po isang bagay na dapat po natin palagi po
naasahan sa Panginoon na habang tayo ay dinadagdagan ng buhay, meron pa po siyang plano. Palagi po natin tanim yun. Bakit nagising tayo? Dahil may plano. So sa gabing ito ay pag-usapan natin yung the message of thanksgiving. Message of thanksgiving. Kasi po ang thanksgiving sa buhay ng isang tao, lalo na po yung mga in love. Siyempre, ang mag-asawa, palaging in love yan. And then, meron tinatawag nating relationship ng mga magulang anak. So, kinakailangan umiiral pa rin ang pag-ibig. And then, at the same time, magkaibigan. So, kailangan umiiral ang pag-ibig. Yan po yung application ng commandment number 2. So, sa mga in love sa isa't isa, whether kayo mag-asawa, magsingirog, magkapatid, magkaibigan, kapitbahay, magkaklase, magkatrabaho, alam niyo po yung Thanksgiving, ito ay parang kanta na nagbibigay ng aliw pag bawat isa ay mapagpasalamat. At hindi lamang po yun, kundi ito ay nagiging bulaklak din sa paligid ng buhay, yung relationship ba na nagpapaganda sa kapaligiran. Ito rin ay masamyong bangong pabango. Kumbaga sa kunay, nagpapabango sa relationship pag malimit mong marinig sa isa't isa ang thank you, maraming salamat, yung mga ganun. Ano po? Masarap po yun. At ito rin po ay nagiging isang uri ng gamot na pain reliever. Ano pain ang tawag dito? Pain reliever ang tawag yan. Pain reliever. Kaya pag mayroong medyo masama ang pakiramdam sa isa't isa, pag nagsimulang mag-sorry o de, magpasalamat, kahit ina-appreciate mo ang pagod ng isa, ano, yung pagpapahalaga ng isa, pagmamahal ng bawat isa, eh napakaganda po yun. Yung pain na dinaranas ng individual, eh nare-relieve dahil po somebody nag-express ng pasasalamat dahil something ay na-bless siya, something na nakaka-contribute o nakapag-encourage marahil sa buhay niya. Kaya marami pong application yung salitang Thanksgiving tinuturo ng Biblia. This is the first mention in the Bible of the word Thanksgiving. Right here. Ito pong Leviticus 7 verse 12. The very first mention of the word Thanksgiving in the Bible na may kinalaman po ito sa pag-sacrifice. Talking about peace offerings dahil meron pong gulo. No, hindi magandang ugnayan. So, binigyan din dito ng Panginoon na sacrifice of peace offering sa verse 1. Then, if he offer it for a thanksgiving, then he shall offer with the sacrifice of thanksgiving. Kaya yung thanksgiving po isang uri ng sacrifice. Alam niyo kapag ang may relationship sa isa't isa, mag-asawa, hindi marunong magpasalamat sa isa't isa. Alam mo, magtawagan kayo, daddy, mommy, gano'n, no? Daddy, maraming salamat sa care mo sa amin. Yung mga gano'n ba? Pag masabi ng misis, no? And then at the same time, yung daddy, yung napapasalamat sa asawa dahil yung iniwan sa bahay, nandun pa rin, pangalawa, eh, inasikaso niya yung bahay, yung mga anak. And then the same din yung mga anak sa tatay at mga tatay sa mga anak dahil masipag sila, tumutulong sa bahay, nag-aaral ng mabuti. Ang dami po na dapat po. Pag yan po yung palaging naririnig sa isa't isa, napakasarap. Isang pabango, isang bulaklak, isang pain reliever. Napakaganda, isang kanta na umaaliw sa isa't isa. Ngayon, kung titingnan naman po natin ang Matthew 11:25, parang nagiging makataatas si Pastor Angel, ano? So, yan po talaga yung malawak. Masarap po ang mapagpasalamat. Ako gusto kong ugali yon pag mapagpasalamat. Kasi, anything na naging thoughtful ka sa isa't isa, naging thoughtful ka lang, naalala ka, ayun, thank you, naku, napakasarap pakinggan. Pag ang isang tao, pinagukulan mo ng pansin, pinlano mo isang bagay, nailaan mong isang bagay, may sakripisyo marahil, sinacrifice mo, susubo mo, maaring naalala mo siya, and then naalam mo yung situation niya, maaring makapagpalubang, makapag-encourage sa kanya, something na gagawin mo,
Eh, tapos wala kang narinig na thank you, parang pagpapahalaga man, no, ma, kasi may mga tao kasi ang ugali, pag yung hinahanap, hindi yun ang may pagkaloob, eh, iba ho yung dating. Di, hindi ho masarap, eh, hindi po makapagpahayag ng masarap na pasalamat. Meron ba kayong kilalang ganun? So, ito po yung magandang ugaliin. Alam niyo sa Matthew chapter 11, verse 25, ito ho rin ang kaunaw na hambanggit nung salitang thank. At alam ho ba ninyo kung ni sinong nagmulat dito at nagturo? Basahin natin, Matthew 11:25. Sa Matthew 11:25, at that time, Jesus answered and said, kasi ho, ang mga kausap niya rito ay mga tao dun sa lugar kung saan ang daming makapangyarihang ginawa ng Panginoon sa kanila, pero wala hong nagbago sa kanilang attitude. Wala hong pagsisisi. Samantalang ang layunin ng Panginoon, maliwanagan sila sa napakalagang bagay na dapat ito ay nakita nilang kanilang sarili, yung kanilang kasalanan, pagkukulang at hindi magagawa, at ito na ang Panginoon ang gagawa, eh wala ho inignore, wala ho silang pagsisisi. Hindi ho tinatanggap yung sinasabi ng Panginoon. Kaya ganito po yung ating mababasa dyan sa Matthew 11:25, sa verse 25. Pero ito yung munang background dun sa verse 20, no? Sa verse 20. Pagkatapos ay nagpasimula siyang manumbat sa mga lungsod kung saan ginawa ang marami sa kanyang mga gawang makapangyarihan dahil hindi sila nangagsisi. So may panunumbat, ay mahirap ito ho, na walang kababaan, gumawa na siya makapangyarihan ng gawa to prove na siya po ay God manifest in the flesh, and yet hindi ho binigyan ng pagpapahalaga. Hindi ho binigyan ng pagpapahalaga. At hindi ho sila nagbago sa kanilang attitude nung sila po ay bago madat na ng Panginoon. So, makikita natin dito, dun sa verse 21, who unto this Chorazin, who unto them Bethsaida, for it is, for if the mighty works which were done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. Sabar mo, Chorazin, sa aba mo, Bethsaida, sapagkat kung ang mga gawang makapangyarihan na mga nangagawa sa inyo ay nangagawa sa Tiro o Sidon, ay matagal na sana silang nagsisi na may damit na sako at mga abo. May isang bagay po na dapat natin pansinin. Verse 22, Subalit, sinasabi ko sa inyo, magiging higit pang mapagtitiisan ang Tyre at Sidon sa araw ng paghuhukom kaysa sa inyo. Makikita ko ninyo dito. But I say unto you, it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment than for you. Ay, ibig sabihin, matindi ang magiging parusa ng mga ito. Kung yung mga places na yun ay places din naman kasama, and yet nagsisi sila, eh sabi rito, mas mapagtitiisan yung mga pinagagawa nila kaysa sa inyo na marami nang gawang makapangyarihan pero hindi sila nagbago, hindi nagsisi, hindi nag-change mind, hindi po nag-change heart. Marami pong ganyan nangyayari. Sa verse 23, at ikaw, Kapernaum, na nagmamataas, I want you to notice that, alright, in verse 23, and thou, Kapernaum, which are exalted unto heaven, mapagmataas, sabi po rito, eh, hanggang sa langit, talaga yung pagmamataas, hanggang sa langit, not referring hanggang doon sa third heaven, at may bababa sa impyerno, sapagkat kung ang mga gawang makapangyarihan na nagagawa sa inyo ay nagagawa sa Sodoma, ay nananatili pa sana ito hanggang sa araw na ito. Kita ninyo ang comparison, ano? Yung contrast. Eh kung ito, umabot itong mga ginawa kong ito sa Sodoma, ay eh sigurado hanggang ngayon nananatili. Ibig sabihin, hindi naparusahan. Hindi naging abo na tulad noon
anak kong saan ay dumating na nga mga angel, inatupak pa. Umiral pa yung mga yung mga sodomites doon, yung mga bakla doon. O yan po yun sa Biblia. So, subalit sinasabi ko sa inyo, sabi sa 24, alright, but I say unto you that it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment than for this. Subalit sinasabi ko sa inyo na magiging higit pang mapagtitiisan ang lupain sa Sodoma sa araw ng paghuhum kaysa iyo. And then sa verse 25, ito yung pinasasalamat ng Panginoon. At sabi sa verse 25, and that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because from because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. Sabi doon sa verse 25, pinasasalamatan kita, O Ama, Panginoon ng langit at lupa, dahil tinago mo ito, ang mga ito sa mga marurunong at mga matatalino, matatalino ng mundo, marurunong sa mundo, at pinahayag mo ang mga ito sa mga sanggol. Eh kasi yung sanggol, magsisimula ka, mas madaling i-train yun. Ito, matatanda nito, eh masyadong mapagmataas. Eh yung pagmamataas nila, umaabot ng langit. No? A sort of kind of sobra ang pagmamataas. So, ito po isang bagay na binigyan din ng Panginoon ang isang kahalaga ng pasasalamat. Eh kung mga taong ganito, eh talagang Panginoon, na papasalamat ako, Father, sabi niya, hindi mo ni-reveal ito doon sa mga matatalino. Kasi, ang pinapalabas dito ng Panginoon, kung mo sila matatalino dito sa mundo, yan na po yung kanilang nagiging attitude. Ayaw ng Panginoon yun. Kasi yung bata, yung bata yan, pag yan ay pinagalitan mo, iiyak yan, maya-maya yan. Ayun na nun, maayos. Umingiti na naman. Kahit yung mga bata, pag mag-away, maya-maya, magkasundo. Yung mga ngayon, di, sagaran eh. So, yan po yung mga bagay na nais may correct ng Panginoon. At sa pagkakataong ito po ay makukuha natin ang mensahe po ng Thanksgiving. No? Pakatandaan po natin. Ngayon, itong si Apostle Paul sa kanyang karanasan bilang manggagawa ng Panginoon, katiwala ng Panginoon, ay malimit na ginagamit po ang expression na ito. Na alin yun? I thank God. I thank God as he viewed, no, what God had wrote in the life and labor of others. Ibig sabihin, si Apostle Paul, hindi po tinitignan halos yung sarili niya. Ang tinitignan yung nagiging result, impact, bunga nung ginawa ng Panginoon sa buhay nila at nung mga ginagawa ng mga lingkod na pinadala ng Diyos para po ipaunawa, ituro ang mga bagay ng Diyos, yan po yung pinagpapasalamat ni Apostle Paul kasi nagbubunga. Nagkakaroon ng resulta. Yan din po ang kagalakan, kaligayahan, no po ay song, kanta, na at masasabi po natin ng mga pain reliever. Okay? At ito rin po ang nagpapaganda sa paligid ng buhay ng isang mangangaral kapag nagre-resulta ng maganda ito. Kaya ang Panginoon, tignan ninyo dito sa sinabi mga lugar na ito, no? Wala ho eh. Yung Chorazin, Bethsaida, eto mga ganito. Yung Tyro at Sidon, wala ho. Makapangyarihan na, pero wala silang pasasalamat, walang ring bunga. Binaliwala nila sa matwid na salita yung pangangaral o yung paggawa ng makapangyarihang gawa ng Panginoon at that time. Si Pablo sa kanyang effort, God enabled him to do yung will ng Panginoon. Ang laking pasalamat niya pag nagkakaroon ng resulta. Yan po yun. Yan po kasi yung sinasabi ko
na kaya nakakapagpahayag ng pasasalamat sa Panginoon, kahit takpo ako, sa totoo lang. Alright? When somebody, nakikita ko masaya, naging dedicated, naging mainit sa paglilingkod, ang saya-saya po ng pakiramdam ko. At nagpapasalamat ako, Lord, salamat po kay brother so-and-so, kay sister so-and-so, ang mga pamilyang ganito. Ay, wala, napakasarap po kasi may pahayag kasi, ay, ikaw mo, ang Panginoon si mo, gumagawa sa kanila. At kami po, ako, tulad ko, tagapagpahayag lang. Parang sinasabi ko, di ba, palimalag, may limit. Delivery boy. Dinideliver ko po yung message ng Panginoon. Kumbaga sa isang pagpapahayag, speaker lang po ako, lumalabas doon sa speaker. Sa mga kapatid, ngayon, titignan nun natin itong message ng Thanksgiving, number one, kikita po natin sa Romans chapter 1. Alright? Ito yung unang nagagawa po, yung message po ng Thanksgiving. Nito ay karanasan ni Apostle Paul. So, ang Panginoon, dito sa New Testament, siya yung unang nagbigay ng halimbawa ng pasasalamat. Okay? So, itong dalawang first mention nito sa Old Testament, yung sa Leviticus, alright, chapter 7, verse 12. And then, ang pangalawa dito sa first mention sa New Testament, Matthew 11, 25. Alright, titignan natin dito. Sa Romans chapter 1, verse 8, ang nakita ko dito na mensahe yung a proclaim faith. A proclaim faith. So, napakaganda ng pananampalataya ng mga kinaukulan dito ang kinakausap niya. Kaya ganun na lamang po, kainit at punong-puno ng kagalakan yung expression ni Apostle Paul nung mabalitaan niya ito. This is what Romans 1 verses 8 and 9 ang mababasa po natin. Alright. First, I thank my God. I want you to notice that. I thank my God through Jesus Christ for you all. Dahil ano? That your faith is spoken of throughout the whole world. Yung world kasi, ng mga tao talaga na abutan, no? Not necessarily dito sa Pilipinas, hindi ganon. Di po. Ang word dito ay panahon lang nang umiiral nung panahon na yon yung mga tao noon, no? Na naabutan, lalo na ng mga pangangar ng Ebanghelyo ng Panginoon. Yung pinasasalamatan ni Apostle Paul sa Diyos, pamagitan ng Panginoong Yesus, yung pananampalataya ng mga believers doon is spoken of throughout the whole world. Lumaganap. No po, ibig sabihin ito ay pinag-uusapan ng bayan. Yung pananampalataya ng mga mananampalataya na naliwanagan na nagkaroon ng kaligtasan. I do believe, lalo na po kayo lahat mga nakikinig, believers kayo kay Kristo. Mananampalataya. Sa iba't ibang paraan, naabutan po tayo ng Ebanghelyo. At sa iba't ibang pagkakataon, sa iba't ibang petsa, ay nangaligtas po tayo. So, pag nagkakaroon po ng bunga, sino ho ang unang nagagalak dito? Ang Panginoon. And then yung mga taong ginamit ng Diyos, yun po yung kanilang music, yun ang kanilang bulaklak na tinitignan maigi, gumaganda ang kanilang paligid. Alright, kanta na umaaliw sa kanila. Kay gamot na nag-relieve ng pain sa araw-araw na karanasan. Kaya sa verse 9, for God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers. Yung pala yung isang magandang attitude. Hindi lamang po pinapahayag ang salita ng Diyos na gaya ng tulad ko, tulad ni Pablo, pinapanalangin po ang lahat ng mga nakinig at patuloy nakikinig at mahabang panahon na nakikinig na sana'y magkaroon ng magandang bunga resulta sa buhay niya bilang mananampalataya sa Panginoon. Mga kapatid, dapat naintindihan mo natin dito. Kung ikaw man nakikinig, ay nagpapatotoo sa iba, nagwi-witness sa iba, eh talagang nire-reveal mo ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Ang iyong pagtitiwala at paglilingkod sa Panginoon. Ang una-una ho nagagalak na luluhalhati, ang Panginoon mismo.
And then yung mga tao po na ginagamit ng Diyos sa inyong paligid, whether yan ay magulang nyo, whether yan ay kapatid nyo, kamag-anak, o higit sa lahat, mga kapatid sa Panginoon, or lingkod ng Diyos. Yan po yun. Kaya po nakapagpapayag sila ng pasalamat kasi si sister ganito, o si brother na ganito. Ayan, yung mga ganun po. Dahil nakikita po nila yung bunga ng combined labor na yon na sa ilalim ng operation ng biyaya ng Panginoon ay naligtas po yung tao na kinaukulan. At ikaw yun at iyong iba-iba at ako rin yun. Kaya ito makikita po natin dito, a proclaimed faith. Sa paghahayag po ng uri ng pananampalataya na natanyag, nalaman ng iba. At ipag nalaman nga ng iba, di napakaganda. Naging blessing ka rin dahil lang doon sa pananampalataya na yun na ating pinamumuhay. Kesa yung sabi na tayong sabi, anak tayo ng Diyos, tinanggap natin ng Panginoon. Pero yung ating buhay, yung ating testimony, eh baka mas maganda pa yung sa kanila. Yun po yung nais ma-avoid ng Panginoon. Ngunit kung hindi ganun, talagang pinamumuhay natin ang ating pananampalataya at ito po ay napapansin, nakaka-bless sa iba. Alam niyo ang laking pasalamat ng mga kinaukulan na ginagamit ng Diyos, maaaring mahal mo sa buhay, mabigat ang kanyang pakiramdam, paghahanap buhay, lalo ng mga magulang, tapos makita ang mga anak. Alright, kahit na ho, maliit lang bagay ang nagagawa sa mga anak sa abot ng kakayahan ng kanilang budget, ay dedicated, mapanalangin sa Panginoon, nagmamahal sa salita ng Diyos, excited sa pananambahan. Ay, alam ninyo, iba yung kagalakan ng magulang noon. Bakit? Nagiging panatag sa kanilang pakiramdam. Kung anumang oras siya ay kukunin ng Panginoon, panatag siya dahil lang iiwanan niya. May takot, may pagmamahal, may pagtitiwala, may paglilingkod sa Diyos. Yan din po ang kaligayahan ng Panginoon. Yan lang naman talagang pwede nating may ganti sa Panginoon na madulutan natin siya ng kapurihan, karangalan at kaluwalhatian sa pamamagitan ng pamumuhay natin doon sa pananampalataya na inotor niya at tinapos. Kaya ginamit yung term, the author and the finisher of our faith, kasi nga yung John 19:13, it is finished. Sinimulan niya nung magpakumbaba na ibigay ang kanyang sarili. Okay, alang-alang sa kasalanan mo at alang-alang sa kasalanan ko. Follow up ng mga verses, 2 Thessalonians 1 verses 3 and 4. 2 Thessalonians 1 verses 3 and 4. This is what the Bible says in 2 Thessalonians chapter 1 verses 3 and 4. In verse 3, we are bound to thank God always for you. Sabi niya sa mga Thessalonians. Brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you all toward each other aboundeth. Yan ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Yan ang Galatians 6:10. Especially unto the household of faith. Sana ho kung tayo ho ay anak ng Diyos, isang pamilya sa isang local church, eh, kailangan ho dito, yung nagmamalasakitan ho tayo, nagmamahalan. Yun lang, presence mo, napakalaga sa isang kapatid. Alam mo ba yon? Pero kung iba yung binabalingan natin ng time, spend time with, ay iba na hong usapan yun. Sa panig ng Diyos, tayo ho ay haharap sa mga ganong klaseng attitude. Dapat ho talaga, ay ito, makita ho natin dito, nang sabi niya, and the charity of every one of you all toward each other abounded. Verse 4, so that we ourselves glory in you in the churches of God for your patience and hope in all your persecutions and tribulations that you endure. Kita ninyo, commendable. Napakaganda, matyaga, matiisin. Punong-puno ng pananampalataya. Tiniis nilang lahat ang mga persecutions, pag-uusig. Alright? Yung mga tribulation, hirap, bigat ng kanilang kabuhayan o buhay na dinaranas. And yet, hindi sila bumitaw ng pananalig sa Panginoon.
ang pananampalataya nilang sinigaw. At yan po'y tinanggap upang magkaroon sila ng kaligtasan by grace through faith in the Lord Jesus Christ. Pinamuhay nila ito na may sigla, may kagalakan, may excitement, may paglago. At yan po'y napakasarap. Yan po mga persecution, tribulations, wala na po sa easy-easy na lang po yan. Kasi iiyak lang po yung pag-tribulation, Lord, kung makapag ako, ang sinasabi ko po, Lord, kung ang bagay nito ay makapagpapaligay sa iyo, ay i-retain mo until such time na dumating na alisin mo. Pero kung pwede ho, ay alisin mo, Panginoon. Yan po, may option po yan eh, pag gano'n ang prayer eh. Hindi ho yung ipilit mo, Lord, sana po alisin mo na, alisin di. Bigyan mo ng room. Ganun mong Panginoon, kung ito ay sa pagkakataong I have this, nararanasan ko po ito, eh, nakapagpapaligaya sa iyo, at ito yung paraan mo, para matrain naman ako, lalo ako mag-mature, so be it. So yan po yung mga prayer na dapat po nating ugaliin gawin. Napunta naman natin ang 1 Thessalonians chapter 1. 1 Thessalonians chapter 1, yung kanina 2 Thessalonians 1 verses 3 and 4. While ito naman, 1 Thessalonians chapter 1 verses 2 to 8. Dahil maikli lang po ito, no? Verses 2 to 8. So, ano mababasa natin sa verse 2? We give thanks to God always. Kita ninyo yung tunog niya, always. Ay, hindi ko pa sumpong-sumpong, talagang always. For you all, making mention of you in our prayers, yan ang magandang ugali. Kaya wag ho nating kalimutan magdalangin ang tayo sa isa't isa. Wag lang ho nating ubusin yung time natin sa mga gadget na yan. Mangigay pa sa mga gadget na binigyan natin ng pansin. Yung nababasa natin na yan ay senior ng iba, pinos ng iba. Eh, samantalang yung isang kapatid mo, eh, marahil mayroon siyang dinaranas na hindi may eksaktong alam, na hindi man tayo makapag-ukol ng prayer para sa kanya, failure po yun bilang magkakapatid, membro ng family ng Panginoon. Eh, isipin mo, bush na bush ka, share-share ka, tapos eh, hindi mo man maalala si kapatid na ganito, yung ganyan. Mga kapatid, ito po ay maraming bagay, at least binibigyan pa po tayo ng Panginoon lang time na tulad nito para makorek po yung mga dati nating pag-ugali na hindi po marahil ha, nakapagluwalhati sa Panginoon. Verse 3, 1 Thessalonians 1 verse 3, remembering without ceasing your work of faith. Number 2, in labor of love. Number 3, in patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father. Ang intindihin po natin mga kapatid, yung ating kalagayan sa mata ng Diyos, sa harap ng Diyos. Kasi you cannot please everybody. Panginoon ang unahin mong i-please at siya po na ang bahala nun. Kung yung taong kanyang pinakakain, taong kanyang iniingatan, pinagkakatiwalaan pa ng buhay, eh ayaw kanyang pansinin, ayaw pasalamatin yung ginawa mo, siya na po yung mananagot, doon siya yung Panginoon sa ating Panginoon. Yan po yung aking principle, yung aking katwiran. Kaya mahihirap po tayong ma-influence, madala ng anumang klaseng pag-uugali ng kapwa. Dinadala po natin yan sa prayer. Napakagandang pag-usapan to dahil prayer service yung ganito na po. Pasinin po natin yung verse 6. And you became followers of us. Napakagandang example na no. Napakagandang bunga, resulta nung ginawa ng Panginoon. Pangalawa, yung follow-up na lang ng Panginoon para i-remind ang mga mananampalataya, pakainin ang mga pananampalataya, no po, at turuan ng mga mananampalataya, ipanalangin ng mga mananampalataya. Yan po yung talagang purpose ng Panginoon. That's why may mga tao pang nagmamalasakit sa iyo. May mga tao pang kasama ka. At least, kahit paano, nagngingiti ang kayo pag magkikita-kita, nagpapasaya sa life mo, kahit paano. So, yan po yun eh. Kaya alam mo, dami natin dapat tignan at pasalamatan sa Panginoon na ginagawa niya sa ating paligid, sa iba't ibang paraan, no? And you became followers of us and of the Lord, having received the word, that's the word, salita ng Panginoon, in much affliction.
with joy. Diba? May affliction, may much affliction na, pero may joy. You remember yung Hebrews chapter 12? Yung verse 2? Na? Na looking sa ating Panginoon, the author and the finisher of our faith, who by the joy endured the cross. Diba? Eto makikita natin dito. Eh sa kanya talaga bloody eh. Eh tayo rito, ano lang. Ano nang naranasan mong mabigat sa buhay mo, ikaw nakikinig na kapatid? Ano na? Ito ang description ng affliction, much affliction. Hindi ho common affliction, much affliction. At I remember yung 2 Corinthians chapter 8? Eh, terrible ho yung kanilang naranasan problema. Poverty, affliction, etc. With joy of the Holy Ghost, verse 7. So that you are examples to all that believe in Macedonia and Achaia. Example sila. And from you, ito ang mga taga Thessalonia, from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to God's word is spread abroad, so that we need not to speak anything. Yan po yung mga dahilan ng pagpapasalamat. At alam mo ba ninyo, unang-unang nagagalak, natutuwa, ang Panginoon. Dahil po yung mga taong katiwala niya, ginagamit sa buhay mo, ay sila po ay nagiging efektibo, sabihin una natin, na yung kanyang pinadalang mensahe o bagay para sa kanya to deliver, tinanggap mong maluwag, lumago ka, naging tagumpay ang buhay mo, kahit na much affliction, and may joy ka pa rin of the Holy Ghost. Kita mo? Kaya, from you sounded out the word of God, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to God word is spread abroad, so that we need not to speak anything. Napakaganda pong resulta. Kaya nga, ganun na lamang po si Apostol Pablo yung pagpo-proclaim niya ng pananampalataya. So, yung Thanksgiving, i-proclaim faith. Kaya kasi, dito po sa bandang baba po natin ng point number one natin, may makikita kayo dyan sa screen. Ang pananampalataya sa Diyos, yan po'y nagpapahayag sa kanyang sarili sa harap ng mga tao para sa pananampalataya is not only instrumental cause na magdadala sa atin sa Diyos. Kasi yan ang instrumental cause, yung faith. For faith is not only the instrumental cause which brings us to God, but it is also the penetrating to the heart grace. Yung biyaya ng Diyos talaga nagpe-penetrate ng puso. Diba? As I define repeatedly, yung biyaya ng Diyos, na po, sa actual ito ay God resource at Christ expense. Na po, at ito ay you don't deserve something like eternal life, forgiveness of your sin, redemption of your soul, registration of your name, right, in the book of life, indwelling presence of the Holy Spirit since na tinanggap mo siya. How many years na? O hindi mo binabayaran? Walang service fee. Yan po yung gawa talaga, impact ng biyaya ng Diyos. We don't deserve and yet binigay. Dahil po doon sa instrumental cause na yon ng pananampalataya na nagdala sa atin sa Diyos para i-apply yung biyaya. Kaya na-i-apply yung biyaya at ito po ay nagdadala which brings God into their life. Kaya po ito yung Diyos ay nag-work po sa ating buhay. Kaya it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Yan ang Philippians 2.13. Para lubos nating naintindihan, ang work po ng pananampalataya with the grace of God. Kaya ito pong resulta. Kaya nga, dito po yung expression, yung kahalaga, message ng pasasalamat, ganun na lang. As I said nung bungad ko kanina, pakatandaan po ninyo yun. Ito po ay nagiging awit
ng kaaliwan sa relationship. Pabango na nagbibigay ng magandang amoy sa relationship. Nagpapabango, kumbaga sa kwan. Bulaklak na nagpapaganda ng paligid. Pain reliever. Pag nagkakaramdam ka ng mga affliction, much affliction, something like that, when somebody express thank you, kahit paano meron siyang pinasasalamatan, eh iba yung maiibsan ka eh. Ngayon puntan po natin yung pangalawa. So, the message of Thanksgiving, a proclaimed faith, number one, and number two, a victorious shout. A victorious shout. Pasinin po natin yung Romans chapter 7. A victorious shout. This is what the Bible says in Romans 7:24-25. Kaya kailangan po talaga ay thanksgiving tayo palagi, no? Mapagpasalamat, appreciative, thankful, yan. Pag wala ho makikita sa buhay ng, alam mo, yung Kristiyang mapagpasalamat, masayahin. Kahit paano, bakit ito? Eh kahit anong dinaranas siya, nagpapasalamat sa Diyos yun. Bakit? Unang-una, eh bago siya naligtas, meron ng years ng existence niya rito prior sa salvation by grace through faith, correct? From that point na naligtas ka, alam mo na ngayon, pinapaunawa ng Diyos, what you have in the Lord Jesus Christ. What you shall be in the future in the Lord Jesus Christ. So napakasarap ang pakiramdam, di ba? Kaya yun lang, walang sawa ng pasalamat. Yung pinagkatiwalaan pa tayo ng buhay araw-araw, mga kapatid, eh wala na hong hihigit pa sa puso mapagpasalamat. Bakit? Eh, kaya mo higitan yun, yung buhay na yan. Ang dami ngang mga tao, hanggat maaari, yung mga naka-confine sa hospital, eh, nagpipray pa kahit paano yun, eh, maligtasan niya yun, gumaling siya. Ganyan po kahalaga ang buhay. Eh, buhay ka, malusog ka, malakas ka pa, kaya gaya na kayong mga nakikinig, tas may blessing ka pa. Okay, tama? May blessing ka pa, may Panginoon ka pa sa puso ngayon, may mga tao pang nagpipray sa'yo, o may mga magulang ka pang nagkikare, o kaya may mga anak kang nagkikare. Ang dami, kaya lang kung minsan ho, ang problem ng mga ilan, kung hindi man lahat ng mga professing Christian, yung hindi po nila tinitignan yung ganon, mga bagay na ginagamit ng Diyos para pasayahin ang buhay, patibayin ang pananampalataya, kaso lang po, naging ugali nila, nauubos yung time sa mga bagay ng pangsanglibutan. Iniisip, kung yung hindi napagbigyan, masakit ang loob. O kaya napagsabihan sa preaching, hindi naman siya sinasadya, eh masakit ang loob. Eh anong klase professing Christian yon? Ano yon? How many years ka ng Kristiyano? Tapos eh balat sibuyas ka pa? Kung meron mang gano'n na, huwag nawa. Eh ginagawa mo yung Panginoon, isipin mo, tatalikuran mo yung pagtitipon ng family gathering through worship services. Isipin mo, hindi ka na magiging magana doon sa prayer dahil may kinikimkim ka, sakit ng loob. O tingnan natin, maging practical tayo, maging honest tayo, ha? Maging totoo. Masaya ka ba pag may kinikimkim ka sa puso mo? E pasalamat ka dahil kahit paano ay nire-reveal ng Panginoon, anong klaseng tao ito? Ngayon ikaw ay siyempre, hindi ka naman magkaroon ng hatred, ayaw mo, pagkakaproblema ka doon. Maya-maya, natulog ka na, naginip ka pa. Ngit-ngit na ngit-ngit ka, may dala kang kung ano-ano, hinabol mo, nakita mo. Dahil sa sakit ng loob na yung kinikimkim. Eh, tapos, sa galaw mo gano'n sa panaginip, eh mamaya, nasiko mo yung katabi mo, kung may katabi ka sa natutulog. Ang dami, natayo kang bigla, nagwala ka. Marami nagagawa yung gano'n, kaya huwag kayo magkimkim ng hatred. Salamat kayo at least. Something may narinig ka, baka nga naman mali nga ako, siguro. Mali nga ako. E, isipin mo, and then makorrect mo right away. Di magiging masayahan life mo, peaceful pa. Ang dami, alam nyo, tanda-tanda, matagal na, years ka nang pinag... Kailan ka naligtas? O nung panahon ng Gerang Hapon? Tagal-tagal mo. Kailan ka naligtas? Anong Marcelo? May mga ganun ba? Ang tagal-tagal. Taka-taka mo nang naligtas, tapos ganun pa rin. So, sorry na wala sa mga nakikinig. Amen? O yan po yung maganda, no? A victorious shout.
Romans 7:24-25. Kasi inilalahad po kasi dito yung buhay ng tao. No, yung kalagayan ng tao. Si Pablo, dito niya kinuha kasi yung pagpapaliwanag. Struggle talaga rito sa araw-araw. Mga kapatid, bilang mga Kristiyano, mga born again Christian, biblically, ah, hindi yung born again lang na nagpalit lang ng religion, ano? Alright? Ito yung mga tunay na born again Christians, biblically speaking. Eh, meron ka pang old man na the same time no one. In other words, two nature ka na. Dati old man ka lang. Kaya old man ka, patanda ka na, papunta ng impyerno yan. Okay, yung body mo, babaon lang sa lupa yan. Yung soul mo, ayun na yun. Pierno, sunog. Eh, dumating yung time sa biyaya ng Panginoon, may taong ginamit, naligtas ka sa biyaya at magitan ng pananampalataya. Hindi sa araw-araw na panahon nilakaran mo, years. So, hindi naman pinaupa ng Panginoon yung pagtitiwala niya sa iyo. Kasi bakit? Hindi ka nagbabayad. You are not paying your occupancy sa lupa na kanyang nilalang. Tama? Patangnan mo. Ah, hindi niya pinaririn sa iyo yung body mo. Hindi mo ng body yan eh. Binalot ka lang dyan eh. Alright, tingnan natin ha, kung may katwiran tayong may aharap sa Diyos. Alam mo naman nung pagkasilang mo, kung paano mo nagkikita yung bago silang na bata, eh wala akong daladala yan, walang simising, kung babae ka man, walang hikaw, walang rilo, eh walang lahat, damit, kaya etc. Pambaba, pangitaas, ano man. Wala. Pero nagkaroon ka. Saan galing yun? Eh sabi ng John, chapter 3, walang tao na tumanggap na hindi galing sa langit. Di pahiya tayo na, ano? So ngayon, bakit kaya pang gawin ng isang professing Christian na matagal na nananampalataya, di umano, na tratuhin ng Panginoon na tila baga, hindi siya ang pinanggagalingan ng kanyang buhay, hindi siya ang pinanggalingan ng salvation niya, hindi siya naging dahilan para siya ay mapatawad sa kasalanan niya, dapat siya magbayad sa impyerno. Hindi niya naiisip na balang araw papanaw siya, magiging absent lang sa probably body pero present with the Lord. Eh, niyahandaan ng Panginoon ang lugar mo doon. Alam mo mga kapatid, walang reason, wala ni kasing katiting na dahilan na pwedeng dahilan ng isang Kristiyano na hindi siya magiging matapat, mainit, masayahin, mapagpasalamat, okay? Excited sa paglilingkod sa Panginoon, pakikipag-usap sa Panginoon, pakikinig sa Panginoon, pagpapakilala na sa Panginoon, pakikilala niya sa kaibigan, kakilala, mahal sa buhay. Ang dami pong bagay na ating pwedeng gawin mga kapatid, alam niyo. Nalulungkot ang Panginoon, lahat ito. Kaya yan sinasabi po natin dito. Wala po tayong may re-reason. Kaya ito lang po, victorious shout. O wretched man that I am, sabi ni Apostle Paul, kasi may struggle siya sa araw-araw na buhay. Who shall deliver me from the body of this death? Kasi yung body po na yan talaga, bago naligtas yan, eh talagang punong-puno ng kasalanan yan. Isip, ano, talagang nandiyan po talaga yung nature na yan eh. Wicked, anak ng devil. Pag anak ng devil, dugo ng devil yan eh. Pagkatandaan po natin, ano? Who shall deliver me from the body of this death? Sa verse 25. Kasi tanong niya, who? Sino? Eh, nalaman niya kung sino. I thank God through Jesus Christ our Lord. Kitin yung shout niya, victorious shout. Ay salamat sa Diyos, pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo. So when with the mind, I myself serve the law of God. Iniisip niya, gusto talaga, ang iniisip, ang laman ng isip niya, paglingkuran ng Panginoon, pagtiwalaan ng Panginoon, purihin ng Panginoon, right? Yan po yung nasa isip niya.
Pero may gumugulo, may gumugulo. That is the old man, the flesh. Na ito ngayon ay hinihila ng devil dahil ito ay nabiktima niya. Naging alipin mula po nung magkasala ang ating mga lolo at lola na si Eva at Adan. Yan po yung nangyari dyan eh. Ngunit nung dumating sa eksena ang Panginoong Jesucristo para bigyan tayo ng bagong buhay, ito na po, kahit na po may struggle tayo, ilapit mo sa Panginoon, isumbong mo sa Panginoon ang mga tao na ginagamit ng devil na sana maiisip nila balang araw kung hindi sila magbago, hindi nila tanggapin ang Panginoon sa kanilang buhay ay walang hanggan silang susunugin sa impyerno. So then sabi na, so then with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh, pansinin niyo, flesh, the law of sin. Pag flesh pong umiiral, ang umiiral na batas, law of sin. Pag yung mind, ito yung spirit, sa Panginoon, eh law of God po ang umiiral. So aling law dito, ang pinapairal mo or umiiral sa'yo. Alright, distinguish mo ha, mga kapatid, ikaw nagikinig. Dalawang law ang nag-ooperate sa buhay ng isang professing Christian. Dati, walang law of God. Wala. Yung salita ng Diyos, means, yan ibig sabihin. Wala ho. Kundi yung law of sin. Yan ang nature eh. Eh, binigyan ka ng bagong nature. New creature ang tawag nga ng Biblia. Kaya nagkaroon ka ng new man. May old man, may new man. May outward man, may inward man. Alright? Naintindihan natin ngayon. Eh mga kapatid, merong dalawang o law na nag-ooperate dyan every moment of your life. Kung hindi mo sundin yung law of God, talo ka. Law of sin ang umiiral. So, pananagutan mo yan sa judgment seat of Christ. Bakit ganito na lang ang punto ni Apostle Paul? Ngayon, kung titingnan natin itong Romans chapter 7 na ito, iakyat natin ang basa sa verse 18 para makuha natin yung context ng 24 and 25 sa verse 18. For I know that in me, sabi ng verse 18 ni Pablo, that is in my flesh dwelleth no good thing. For to will is present with me. Yung will, na talaga sundin mo yung law ng Panginoon. But how to perform that which is good, I find not. Kasi may gumugulo, may nagko-confuse eh, may humihila. For the good that I would, I do not. Yung gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. But the evil which I would not, na ayaw ko na, that I do. Verse 20, now if I do that I would not, kung ginagawa ko ang ayaw kong gawin, it is no more I, ang wika niya, no? That do it, but sin that dwelleth in me. Have you noticed that? Kaya yung I ni Pablo, you remember? Alright, may verse kasi siyang payag na ito yung sinisigaw niya. Kaya pala meron ditong sinasabi si Pablo doon sa Galatians 2:20. Yan. Iugnay natin sa Galatians 2:20 yung verse 20 na yun, ha? Romans 7:20 eh, compare with Galatians 2:20. Ang sabi ng Galatians 2:20, okay, ang ganda ng talata, I want you to notice the word I am crucified with Christ. Yan yung I, ha? Sa verse 20, for I nasan yung kanina? Now if I do that I would not, it is no more I that do it, but the sin that dwelleth in me. Ngayon, yung I niya narito ngayon, crucified. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me, period. Ganda no, pinagkumpara natin scripture, ano? Tuloy natin ang basa, doon chapter 7. Ano sabi ng verse 20? Now if I do that I would not, it is no more I that do it,
but sin that dwelleth in me. I find new law that when I would do good, evil is present with me. Ayan, natutunan niya. Verse 22, for I delight in the law of God. After the what kind of man? Inward man. So, pag inward man, maalala mo kagad yung 2 Corinthians 4. The outward man perish, but the inward man renewed day by day. Anong kaugnayan ng outward man? Mga things na nakikita. Temporal. Sabi niya Apostle Paul. Mga things na hindi nakikita, eternal. So yan ang kaugnayan nung inward man. Mga kapatid, mamili ka rin ang gusto mo doon. Temporal o eternal? Inward or outward? Sige nga, mag-spend ka ng maraming panahon, oras, gastos sa outward. What will happen? Temporal. Kung mag-spend ka ng more time, anything, wisdom, energy, whatever, para doon sa inward man, so ano magiging resulta? Eternal. Simple as that. Ang sarap pag-usapan po ng ganito, ano? Kaya mga kapatid, ha? Ngayon, ulilipat tayo ng book. Victorious Shout. 1 Corinthians 15. Pagkatapos nito, last point tayo. Yan. 1 Corinthians 15, 54 to 58. Ang sarap-sarap nito. Alam nyo kung gano'ng katindi ang ugali mapagpasalamat. Kaya ngayon pa lang, pinapaalala ko na sa inyo yun. Iba ho kasi, pasasayahin talagang buhay mo. Bakit? Eh, buhay na Diyos yung pinagpapasalamatan mo palagi. Buhay na Diyos yung kapatid. Hindi ho tulog yun. Buhay na Diyos. Hindi ho patay. Hindi ho plastic yan. Hindi bato. Hindi chok. Hindi gawang kahoy. Hindi ho yan binubuhat. Hindi ho binubuhat yan. At hindi rin ho iniilawan. Siya ho'y nagbibigay ng ulat. Ilaw, yung totoong Diyos. At hindi po siya iniilawan. Ayan pagkaiba nun. 1 Corinthians 15, 54 to 58. So when this corruptible, well, that is the outward man, shall have put on incorruption, ayan, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Tori, yun na yun. Kaya yung pong ating pinakaabangan, yung pang-eternal body. Yan ay para doon sa inward man. Para doon sa new man. Under the law of God, hindi yung law of sin. Kaya gumastos ka ng gumastos dyan sa outward man. Okay? Yung outward man, gumastos ka ng gumastos, talo ka dyan. Kailangan gamitin mo ang blessing ng Diyos sa tamang paraan. Hindi yung ubusin mo dyan sa outward man para ka mapansin. Hangaan. Ah, mali ang motive. Gumastos ka dyan, kailangan mo vitamins. Okay. Pastor, nagba-vitamins po. And then exercise. And then yung lifestyle sa pagkain. Yan po yung bantayan ninyo. Hindi po yung gusto mo eh, ang bira-bira eh. Akala mo eh, buntis ka ng 3 buwan, 4 na buwan, 3 buwan eh, 7 buwan eh. Huwag naman ganun, mag-pusap kayo, lilitan tiyan, kayo mga lalakihan. Bata-bata ninyo, kung ano yung mga lifestyle ninyo, mayroong maintenance, may problema sa dugo, may sugar problem, bata-bata nyo. Sinsya na kayo, ha? Nakapagpitik ako sa inyo. Lambing ko ito. Oh. Kayo naman mga kababaihan, ito, ha? Pagmamahal ko sa inyo ito. Kasi sayang ang blessing ng Panginoon kung ubusin nyo dyan sa pang-outward lahat. Eh, yung inward man, eh, parang wala na. Okay? Magdaging sa simbahan. Alright. Ako ripot. Yan. Time ng prayer, eh, hindi man nasasarapan. Hindi makapag-ukol ng mahaba. Pero pagdating sa gadget, napupuyat. Prayer lang, napaka-ay, nako, wag naman.
Huwag naman. Lalo na kung matanda na tayong professing Christian, ano? So, isang bagay po rito yan, ha? Lambing ko sa inyo to, ha? Wala ho yung ngit-ngit sa heart. Pagmamahal ho yun. At practically, totoo naman, di ba? Tama ba? Hindi. Say amen. Kahit di ko narinig. O. Marami ho yan. Kayo mga kalalagihan, titignan ho ninyo yung mga kinakain nyo. Alang-alang naman sa mahal ninyo sa buhay, ha? Kaya maya ho, eh, pambira, o. Eh, wala, hindi bagay eh. Akala mo eh, malapit ng mga anak. Grabe naman. Alagaan ninyo. Ano yung pwede, basa na kayong basa. Pangkalusugan, maintain nyo yan. Body ng Holy, ay, templo ng Holy Spirit yan eh. Alright, ulitin natin ha. 54 ng 1 Corinthians 15, so when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin. Have you noticed that? Yan ang problema sa Romans chapter 7 eh. And the strength of sin is law. Yan. Law of sin. But thanks be to God. But thanks be to God. Verse 57. Ulit-ulitin ko ito ha. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Kita nyo, mga kapatid, ang tagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo na gaya ng pinahayag ni Pablo bilang victorious shall, who shall deliver me from the body of this death, I thank God through Jesus Christ our Lord. Sarap-sarap po yan. But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. 58. Kaya ito po yung exhortation eh. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Kita mo, kung naniniwala ka dyan, maging masipag ka mag-labor para sa Panginoon. Bakit? Hindi mo mawawalang saysay o subukan mo ubusin ng time mo. Alright? Sa iyong sarili, para sa iba, wala namang relasyon sa ating pagiging Kristiyano, di patay ka. Ibig sabihin doon, wala. Scoreless ka. Let's go to the last one. I love you. Ayan, victorious siyaw. Kaya ka po ay palaging sumisigaw na Lord, salamat po. Tagumpay mo ito dahil sa'yo. Yan man ganon, victorious siyaw. Alam nyo, sarap manalangin po pag yan ay punong-puno ng pasasalamat ang prayer nyo. Yes. Makikita mo yun, di mong maihiwala yun eh. Prayer with supplication and thanksgiving. Prayer and supplication with thanksgiving. Sarap pong pakiramdam. Pag nararamdam mo, tila baga walang softness yung heart, walang sensitivity, magsumamo ka na Diyos, Lord, please, sana po ay meron akong malambot na puso. Lord, sana po ang aking spirit ay mapagpakumbabang spirit, maamong spirit, lowly in heart. Yan po yung tinuturo ng Panginoon. Pag hindi natuto, walang ganyang attitude, sino man, kahit pastor siya, ay hindi ho natuto sa Panginoong Yesu Kristo. Iba ho yung teacher niya. Yan po yung sasabihin kong diretsyo. Kahit sa harapan, pag nakikita kong mayabang siya, hindi natuto kay Kristo kasi alam ko yung natuto sa Panginoon. Mapagpakumbaba po yun. Number 3, 1 Corinthians chapter 1, 4 to 10. Yan. 1 Corinthians chapter 1, 4 to 10. Unenriched people. Yan po yun. Unenriched people. Pag nakita mo talaga, parang yumaman si spiritual na buhay ang isang Kristiyano. Sa iba't ibang anggulo ng kanyang buhay, Kristiyano. Tawag po dyan kasi enriched people. Yan ang binabanggit po ng James, no? Na rich in faith. Yan po yan. No? Pansinin po natin dito yung chapter 1 ng 1 Corinthians verses 4 to 10. Ang bungad verse 4, I thank my God always on your behalf for the grace of God which is given you.
given you by Jesus Christ. Kasi nakikita ng Panginoon ang pag-work ng biyaya ng Diyos sa mga kapatiran kung saan naging bahagi ng kanilang buhay espiritual. Pakatandaan mo yon. Alam na alam ni Paul ang galaw at work ng biyaya ng Diyos. Kayo ba nakikinig, nakikita ba ninyo ang galaw operation ng grace ng Panginoon sa life mo? Sagot, kikita mo? Pag nakikita mo yung kapatid, ano attitude mo? Kaya palagi kang excited na makinig sa salita ng Diyos eh. Palagi kang excited makitipon. Bakit? Something sa may papahayag ay katugunan pala ng tanong na inahanap mong kasagutan. Absent ka, ay paano malalaman yun? Kaya dumating ang test, hindi mo alam ang sagot. Para lang pong klase yan pag-aaral eh. Ang bihirang mag-attend ng klase sa mga paaralan pag nagbigay ng short quiz, yung teacher, wala blanco. Hindi mapakali yung ulo. Tingin sa kaliwa, tingin sa kanan. Baka may makopya. O yun, yun. Ay, anong klase po yun? Anong quality or caliber ng estudyante yung ganun? Kaya mga kapatid, ang sarap dito. I thank my God always on your behalf for the grace of God which is given you by Jesus Christ. Pansinin niyo, verse 5. That in everything, ito yung nagagawa ng biyaya, that in everything you are enriched. Enriched, yumaman. Sa pamamagitan niya. Naku, sarap ng phrase na yan, ano? Pamamagitan niya. Ano man, dali na natin sa two aspect. The physical material aspect and the spiritual aspect. Sa ang alin dito ang nai-enrich palagi. Alright, magandang tanong yun, ano? Alin dito yung mayaman? Yung sa spiritual aspect? Or sa physical aspect? Alin dito? Ikaw na nagikinig ang makakasagot. Alright, pero ito, binabanggit ni Pablo, saan sila na-enrich? Sa pamagitan ng Panginoon. In all utterance, I want you to notice that word. Siko-compare natin yan sa other scripture. And in all knowledge. Okay? Synonymous. Utterance, knowledge. Hindi ka naman makapagsalita ng something na hindi mo natutunan. Utterance, and in all knowledge. Even, in verse 6, as the testimony of Christ. Alright, kukompare natin sa other scripture yan. The testimony of Christ was confirmed in you so that you can be hid in no gift waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Are you waiting? Verse 8, who shall also confirm you unto the end that you may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Verse 9, God is faithful. Agree? By whom you were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, yan ang na-utterance nila, and there be no divisions among you, but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Pakasarap nito ngayon. Pansinin natin sa verse 5, yung word na utterance na ito po ay nag-speak of the ability to clearly witness for the Lord. Yan po yung pinupunto po dyan, yung utterance. Biyaya ng Diyos, dahil siguro ito ako eh, that implies very clear naman, masipag silang makinig, mag-aral, magbulay-bulay sa salita ng Diyos. Kaya nabibigyan sila ng Panginoon ng mga salita na gagamitin nilang salitain. Salitain. Kaya ako, in-encourage ko kayo mga kapatid, memorize scripture. You can share the gospel knowing some, o kung hindi man lahat, na passages na may kinalaman sa gospel ng Panginoong Jesucristo about the person and the payment, etc., yung karanasan, yung details,
So, sa pagkikipagkwento sa kapwa, pwede ka nang mag-witness without holding the book. Why? You are quoting the scripture, citing the book, the chapter, and the verse. Mahalaga na po yun. So, makikita natin dito, the word utterance, yan ang notice ko po, that speaks of the ability to clearly witness for the Lord. Sinin natin ha, babasa tayo ngayon. Ito, malapit na tayo matapon. Kukumpir lang natin yung word utterance saka yung witness. Ephesians 6:18-20. Ito na po tayo magwawakas. Alright, konti na lang yun. Ilang verses na lang. Sabi po ng Ephesians 6:18-20, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Verse 19, and for me, sabi ni Apostle Paul, kasi kaya na binabanggit yung kayo na enrich in utterance sa niya and the knowledge of God, eh siya rin po kasi na-enrich eh. Kaya meron siyang something to say sa mga tao doon sa Corinth. Ito nagbunga nga, mga believers sa Corinth. Kaya ito yung karanasan niya. As for me and for me, verse 19, that utterance may be given unto me that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Kaya mga kapatid, ganyang kahalaga po yung pag-aaral sa salita ng Diyos, pakikinig, pag-attend ng mga klase during worship gathering. Pag absent ka dyan, kaya ayaw rin mga kapatid nakikinig ngayon, huwag mong ugaliin na mag-attend ka lang yung part 2 ng morning service. Habulin mo yung Sunday school. Pag may Sunday school, that's one thing. Then plus, yung part 2, challenging moment. Reminding moment, maybe correcting moment, no? Yan po yung instructing moment, feeding moment ng ating spiritual life. Kaya napag-alaga po rito, kaya magkakaroon ka ng utterance. Ano yon? Sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, para meron ka, magkaroon ka ng kakayahan na maliwanag mong mapatotohanan ang Panginoong Jesucristo as your Lord and Savior. And then, yung ginawa niya sa Calvary for us. Yung ganun lang po kasimple yun. And then, mapapansin natin dito, for which I am ambassador in bonds in verse 20, that therein I may speak boldly as I ought to speak. Bakit ginamit yung salitang ambassador? O siguro, meron kayong alam tungkol sa isang ambassador. Tayo may ambassador sa iba't ibang mga bansa. Ayun, nakikita ko sa panonood ko ng balita, ini-interview yung ating mga ambassadors in different countries wherein a lot of Filipinos are being affected by COVID-19. So, ano ang kanila pinapaliwanag? Kasi sila yung representative ng Pilipinas sa bansa na yon. Para alam ang situation ng bansa na yon, may kinalaman sa mga Pilipino na nandoon upang siya ang kaugnayan ng mga Pilipino sa bansa na yon. And then, siya yung nagkikipagnayan sa bansa kung saan siya ambassador. Yung mga kapatid kalaga. Ngayon, punta natin yung verse 6 ng 1 Corinthians chapter 1, yung the testimony of Christ. Ano yung testimony of Christ? Kasi sila yung enriched. Eh. Pansinin natin dito. An enriched people. Yan ang point number 3 natin. An enriched people. Kasi si Pablo, masayang-masaya kasi nakita niya na yumaman itong mga ito, hinuhulang Kristiyano, sabi niya, that in everything you are enriched by Him. Ano yung isa? Utterance and in all knowledge and the testimony of Christ. Pasinin natin yung testimony of Christ kung i-define ng Biblia. Ang sabi ng Revelation 19:10, ito po yung definition ng testimony of Christ. Sabi ng Revelation 19:10, and I fell, sabi ni John, at his feet, yung feet ng angel. And I fell at his feet, the angel, na mag-show sa kanya ng mga signs and wonders.
na mangha siya talaga, na bigla talaga, halo-halo na po doon sa kanyang emotion, na patira pa sa paanan ng angels to worship him. Nag-react yung angel and he said unto me, "She thou do it not." Huwag mong gawin ito. Okay? "I am thy fellow servant." Alam niyo mga kapatid, kayo po nakikinig, baka may mahal kayo sa buhay, magka-bargain kayo. Ang angel, alam niya na siya ay fellow servant ng mga lingkod ng Diyos na tulad mo, nakikinig, at tulad ko. Kung sila'y sasambahin mo, ito buhay pa pero binawalan. Si John. Kasi alam niya, si John, kapwa niya, lingkod. Pero unfortunately, sa bansang Pilipinas, namulatan natin yan, sulok ng garden ng bahay sa labas, kay sa isang wall o kaya isang party ng bahay, meron, may ilaw, may bulaklak ng sampagita, etc. Kinakausap, niluluhuran, yung iba ay binubuhat, nililipat sa from house to house, tapos niluluhuran. Bawal po yun. Ito angel, niluhuran ni Apostle John to worship. Kasi sa Biblia, pag niluhuran mo ang something, ay yan po ay definition ng worship. Ang worship, marami yung bagay. Maraming form. Pagluhod, nagpatira pa ka sa kanya, and then kinakausap mo. Lalo na pag sinabi po ng gumawa, o ito ay nagpo-promote, ayan si San Pedro, ito si San Juan, ito si San Miguel. Oh, mahirap ito, San Miguel. Lalo na dito sumikat sa Pilipinas yan. Diba? San Bartolome. San Luis. Yung ganun. So, yan po yung mga tapos binibigyan ho na talaga nilulukuran. Kinakaskasan ng panyo. Kinakausap na sana po ay tulungan siya. Nadalhin yung kanyang pakiusap sa Diyos. So, yan po yung nangyayari. Yung totoo. Pero huwag mo sabihin niyo yung pagsamba. Eh, definition na ng Biblia yun eh. Exodus 20 eh. Sorry to say that. Ano po? That's Bible. So ano po yung pagkukorek ng angel? Sabi po ng angel, "She thou that do it not, I am thy fellow servant, and thy brethren that we have, that have the testimony of Jesus Christ." Anong sabi niya? Worship God. Worship God. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Spirit of prophecy. Kaya pag kilala mo si Jesus na Panginoon, tinuturo ng Biblia, meron ka ng alam sa prophecy. Bagay na mangyayari sa inaharap. At present, sinabi ng Panginoon sa kanyang testimony, may buhay na walang hanggang ka na. Okay? Sinabi ng Panginoon sa kanyang testimony, sa salita niya, sasalubungin tayo sa air. Yan, marami yan yan. So isa sa mga testimonies ng Panginoon, sa kanyang salita, ay tayo po ay pinaghahandaan ng places among doon sa mga mansions in heaven. Ayon doon sa patutuon ng Panginoon sa kanyang salita, testimony tawag, alright, hindi pa mangyayari, mangyayari pa lang. Sa hinaharap, yan ang prophecy, eh papalitan po yung katawan mong yan, tsaka yung katawan ko. Yung mga katawan na gusto mong magpapayat, alright, marami kang mga ginagawa para pawisan, lumiit ang bewang, bumaba ang timbang, eh pagdating ng araw ho yan, papalitan ho yan, yan. Pinagkakagastusan na maraming mga kung ano-ano dyan nakalagay, no? Yan po yan talaga yan, papalitan po yan. Temporal kasi yan eh. Ayan. So, yan po yung testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy. Alam nyo, pag ikaw po ito ay na-enrich sa mga bagay nito, you know how to witness. Yan, napakaganda no? Meron ka ng ability to clearly witness for the Lord about Him as the Savior, the Lord of the Gospel. Yung kanyang payment na ginawa, bagamang God siya nagmanifest in the flesh, yet He humbled Himself, became obedient, alright, unto death for my sin, for your sin, and for our sin.
para hindi tayo magbabayad sa walang hanggang penalty, bayad niya sa impyerno forever. Napakaganda. That's grace. Grace. Ngayon, tingnan noon natin dito mga kapatid, itong James 2:5, last verse. Ito dapat kayo maman dito. Yan po yung pananampalataya. Sabi ng James 2:5, hearken, my beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world? You remember, pag narinig niyo yung salitang poor, always remember. I repeat, pag na-encounter mo yung word poor bilang Kristiyano, always remember 2 Corinthians 8:9. Always remember 2 Corinthians 8:9. For you know, do you know? For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes, that through His poverty, you become rich. Ano ang opposite ng rich? Poor. Yan ang kalagayan po natin bilang makasalanan. Poor. Isipin mo, ang body na inalagaan natin, sentro ng ating kaisipan, diskarte, plano, galaw, etc. Puro sa body yan, kapakanan ng body. Unaware tayo na ang soul natin ay nangangailangan ng kaligtasan bago tayo naligtas. Nung tayo ay makarinig ng Ebanghelyo ng Panginoon, alright, nakilala natin ang ating sarili. Nakilala natin yung God nag-manifest in the flesh, alright, nagkataon-tao, nalaman natin yung dahilan kung bakit, etc. And then, hindi ka nagdalawang isip. Inamin mo na ikaw ay makasalanan. At nagbunga pa ng paghihirap ng God na nag-manifest in the flesh. Hindi niya tinignan ang kanyang sarili pagiging God. Mataas, lumalang ng langit at lupa, lumalang sa iyo, lumalang sa akin. Hindi niya inalintana yun. Kaya nga, He humbled Himself, became obedient unto death, according to Philippians 2. Para ipadama, ipakita kung gaano ka kahalaga, kung gaano ka importante, kung gaano kanya kamahal. Handa niyang ialay ang kanyang buhay at yan nga ay ginawa niya. Alright, more than 2,000 years ago, para ang kaligtasan ng matamungo ng libre, buhay na walang hanggan ay maging gift, and the rest. Marami na pong detail yan na naririnig mo na ulit-ulit. Pero in return, tanungin natin ang ating sarili. Ano pong attitude natin towards sa Kanya? Anong pakikitungo natin? Paano natin po titignan ito? Meron ba tayong tinatawag po nating tinatawag nating isang bagay na enrich? Tayo ba'y matatawag na enrich people when it comes sa pananampalataya? When it comes sa tinatawag nating utterance? Na tayo po ay may kakayahan na mag-witness sa haba-haba ng panahon nating nilakas? Hindi ka pa marunong mag-win soul? Alright? Mag-win ng kaluluwa? Alright? Magtinatag natin mag-witness, oh, failure po yan. So, hindi ka rich sa utterance. Hindi mo alam yung testimony of Christ na ito yung spirit of prophecy. Parang hindi ka aware. So, sa oras na ito, and I praise God and thank Him so much, narinig mo na ang tungkol kung bakit sinabihan ang mga taga-Corinth na mga believer kay Kristo, at in everything you are enriched for the grace of God which is given you by Jesus Christ. That, yan ang po yung reason. Yan ang objective, that in everything you are enriched by Him in all utterance and in all knowledge, even as the testimony of Christ was confirmed in you. Yan po yun. Kaya nga, tanungin po natin ating sarili, mga kapatid. Am I enriched in every or in all utterance, knowledge, and then testimony ng Panginoong Jesucristo, which is the spirit of prophecy? And alam ko ba kung ako'y may buhay na walang gan, ano mangyayari sa inaharap? Kung alam mo na yon, ang kulang sa iyo, action. Kung talagang naniniwala ka, dapat ang hindi tayo kabilang doon sa sinasabihan, doon sa Titus 1:16, they profess that they know God, but in their works they deny Him. Huwag mong i-deny, kapatid.
tayo, huwag nating i-deny pamagitan ng gawa yung ating sinasabi na naniwala tayo sa Diyos, na nananampalataya sa Panginoon, tinanggap natin siya, anak tayo ng Diyos, lingkod tayo ng Diyos, pupunta na ng langit pag namatay. Kapatid, prove it sa works. Pakita mo, para hindi tayo matawag na hypocrites o nagbabanal-banalan o fake Christians. Ganun lang po yan. Kaya nga lahat ginagawa ng Diyos. Hanggang ngayon, buhay ka pa. Ako, buhay. Biyaya ho ng Diyos ito. By the grace of God, I am what I am. 1 Corinthians 15:10. Enriched people. And then hindi lamang yan, victorious shout. Kailangan mo mapagpasalamat ka. Bakit? Oh, because of what you are. Biyaya ng Diyos yan. Mag-shout ka. Ang victory. Kasi bakit? Eh, alam mo na hindi ka napupunta na impyerno. Alam mo na kasunod, glorious body. And then after that, alam mo kasunod, meeting in the air. Then after that, rewarding, judgment seat of Christ. Then after that, marriage supper of the Lamb. And then after that, honeymoon sa 1,000 years. Gisa mo? Ang sarap-sarap malaman. Ano pa ang dahilan mo, bakit, na hindi natin magawa yung mainit, matapat, masaya, excited na paglilingkod sa Panginoon. Presenting our bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is our reasonable service. Manalangin po tayo. As we pray, tanungin natin ang Panginoon, kung meron tayong failure, may pagkukulang, tingin natin ang tat, confess natin, para ma-restore yung fellowship, then effectively, powerfully, mag-work yung Holy Spirit sa atin. Ngayon sa yung time, lalago tayo. Magiging masaya na. Malay mo, hindi mo alam ang bilang ng taon, pamamalagi mo. Ako, hindi ko rin alam. Pero Lord, alam ko ang buhay na ito, kaya ako nakagising sa umagang ito. Sa'yo to, pinagkatiwala mo sa akin. Tulungan mo ko, Lord, na magawa yung kalooban mo, lagay mo sa isip at puso. Tulungan mo po ako na hindi kita mabigo. Mga uri ng panalangin. Ngayon mga kapatid, please po, sa alang-alang mo, ang tatlo na ito, na ito yung tinatag natin at proclaim faith. Ano, na ipoproclaim ba yung pananampalataya? Meron ba nakakapansin yan? May nakarinig na ba sa mga kakilala mo, mahal sa buhay? Na ito ba yung napapatunayan natin ito? Proclaim faith kasi kung pag ang mga tao na bibless sila sa buhay mo dahil sa ikaw ay nananalig, nananampalataya sa Panginoon, hindi ba iyan ay karapat-dapat lang na ikaw ay magkaroon ng pasasalamat sa Diyos? Lord, salamat po kahit paano sa kalagayan kong ito ay maliit na mananampalataya ay nagiging blessing ako. Daluyan ng pagpapala ng buhay na ka-Diyos. Pangalawa, victorious shout. Victorious shout. Bakit? Hindi ka ba nagiging masya? Pag may shouting, ibig sabihin, punong-puno ka ng pasasalamat, pagpupuri. Bakit? Araw-araw na pagtatagumpayan mo ang laban sa COVID-19. Have you noticed that? For more than 3 months, kapatid. More than 3 months. Sa araw-araw, kahit paano ay hindi pa tayo po. Kahit paano ay nag-feel na kumain ng isang araw. May mga taong maalala, ginagamit ang Diyos kahit na hindi mananampalataya. That is how God loves His people. Because Christ in you and Christ in us. And then enrich people. Every moment you hear the word of God, you will be blessed according to Luke 11:28. Every moment that you show interest to study, hear, meditate upon the Word of God, nai-enrich yung capability mo para makapagsalita, makapagpatuto patungkol sa Kanya. Kaya masarap, kapatid. Sana po, ako'y nagpapasalamat. Kahit paano ho ay nalaan ninyo ang napakalagang oras nito para sa kalwalhatian ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos na dakila, maraming salamat po, Ama. And we praise you from the bottom of our heart na ipaunawa mo sa amin ito pamamagitan ng mga talata sa Biblia using Apostle Paul na may jot down pong lahat nito makaabot sa mga generations after generations na tulad po namin
At sana po ito ay magdagdag ng hamon sa lahat ng mga nakinig ngayong gabi. Kami pong lahat, alam po namin, magdudulot ito ng kagalakan sa pamagitan ng aming ugaling mapagpasalamat. Ito po ay nagiging music na umaaliw sa buhay naming mga anak mo. Ito ay pabango na nagpapabango sa aming relationship. Mapagpasalamat. Hindi lamang po ganun, Panginoon, kung meron kaming nararamdaman, pamagitan din ng iyong mga anak na nagsama-sama, na may saya sa puso, na lahat ay nagpapasalamat, ay nagiging pain reliever po ito. Lord, salamat po talaga sa biyaya mo, kahabagan, na ino-operate mo sa buhay namin daily. Tulungan mo aking mga kapatid sa paglagong espiritual, pangangailangan, pagkakaroon ng matibay na desire ng last moment ng aming buhay. Mga days, weeks, months, or years, we don't know. Ikaw po yung may hawak, but help us to do thy will. Make us a blessing. Naging blessing po kami sa iba't ibang paraan, whatever it is na yung gagawin sa buhay namin. We are praying for our leaders of this nation. Doon ang aming presidente, down to the barangay level. Lord, please protect them. Ilagay mo po sa kanila ang tamang kaisipan, tamang puso, tamang pamamahala, upang ang mga tao po ay magkaroon ng maluwag na paggalaw at pagkilos para sa araw-araw masaya at darating ang babalik sa normal. At ito na po marahil ang period ng iyong mga anak ay pakikilusin sa lahat ng lugar upang magpatotoo hanggat may opportunity na ikaw po ang kailangan ng tao. You are the answer sa buhay at suliranin pangangailangan ng tao, pang-physical and pang-eternal. And then at the same time, opportunity din na habang ginagawa po namin yan, ang paggawa ng mabuti sa aming kapwa by preaching the gospel, by the ability to witness for you, ay kami rin po ng mga magkakapatid na anak mo, family mo. Especially, ay masarap yung aming pag-ugnayan, nagkakaisa, na po ay palagi ho, nag-fellowship, nagkakatipon, nagkikita-kita sa mga regular basis, pamagitan ng mga pagtitipon niyong tinakda, kung saan nakikipag-meet ka, through giving us your words, through correcting us if necessary, and then always give us instruction to do hanggat kami ay binubuhay mo. Thank you, Lord, sa mga kapatid na karamay katulong sa pagiging available nitong live stream na ito. Salamat po kay Brother Daniel Pasamonte, kay Brother Jonel Carlos, kay Angel Abduenas, maging po itong aking bunso, itong aking anak na panganay, si Heavenly Love, and then yung bunso, si Angel II, at maging po yung mga kapatid, magpipray po sa inyong lingkod. At maging doon sa mga tao po na maalala sa amin, sa prayer, sa kanilang pag-ibig at pagmamahal, salamat po. Tulungan mo rin po ang aking mga kapatid na nag-inig sa iba't ibang lugar, na palagi na wang maghari sa puso't isipan namin ikaw, ang iyong kabaitan, ang iyong katapatan, ang iyong kaamuan, ang iyong kababaan, ang lahat po ng mga dedication no, para sa aming kapakanan, effort, na harinawang marandaman mo palagi yun. Pagdating po ng pagtitipon, excited kami ang mararamdaman namin. Pagbasa ng Biblia, excited kami dahil may matutulungan kami rito. Ang iyong salita ay liveth forever, endureth forever. As compared sa mga bagay na nakikita sa mga gadget, na ito ay hindi ho magtatagal forever. Hindi ho namin madadatnan yan sa langit. Pero mga bagay dito sa salita mo, kasi po, because of that, John 12:48, yan po, kasi paalala mo yan, pagdating ng judgment seat of Christ. Kung ito ba'y ginawa namin o hindi, ano ba naging attitude namin sa'yo? Alright, and then, pangalawa doon sa'yong salita. Lord, salamat, binibigyan mo kami ng opportunity na may correct pa ang dapat namin i-correct sa buhay na ito.
until ma-perfect namin ang mga bagay na iminulat mo upang pumuhay dito at kami magkaroon ng very strong, persuasive na testimony that you are indeed our Lord and Savior, that we are a new man in the sight of yours. Thank you, Lord. Sa iyong aklat, thank you sa banal mong Espiritu. Guide mo kami sa mga darating na oras, especially sa aming pagtulog. Ingatan mo kami at protektahan. Bigyan ng mahimbing at masarap na pagtulog para makagain kami ng energy para sa araw ng bukas. Kung muyong mamarapati na idadagdag ito sa amin, pagkat ito pong lahat ay aming hinihiling, pinamamagitan sa mga makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Salamat sa inyong mga likes, sa mga comments ninyo, sa inyong pagkikinig, especially sa inyong prayer. God bless you all. Mabuhay. Good night.